Ipinagbabawal na sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila ang mga e-trike. Napagkasundoan din ang mga alkalde ng Maynila na magpataw ng 2,500 pisong multa sa mga mauhuling walang lisensya at rehistro. Yan ang ulat ni Benji Durango. Galing Holy Spirit, napadpal si Aling Gina sa Commonwealth Market para mamalengge. Bit-bit pa nga niya mga nabiling gulay. Isinakay niyang lahat sa e-bike para tipid. Palibasa, 300 pesos ang pamasahe sa tricycle balikan. Mag-tricycle ka kaya? Pwede ba yon? Nagtitipid po, sir. Pero sa mga susunod na linggo, hindi na siya mapapangiti. Hindi na kasi siya pwedeng mag-e-bike sa Commonwealth. Sa Metro Manila Council meeting kasi na sinagawa kanina sa MMDA office sa Pasig City, nagkasundo-sundo ang mga Metro Manila mayors na ipagbawal na sa mga piling public roads ang mga e-trike. Sa mga kalsadang ito, impound ang mauhuling e-trike. 18 public roads ang nasa listahan ng MMDA. Kasama rito ang Commonwealth Avenue kung saan ko nakakwentuhan si Aling Gina. Alam siya kung ano ko eh. Kasi eto naman, di naman, di ba may ano naman siya, may e-bike naman na, may bike, daan na naman bike lane naman po. Bakit kailangan pa po, hindi naman mabilis ang ano, takbo yung mga ganito. Bakit kailangan pa i-rehistro? Safety raw ng mga motorista ang concern ng Metro Manila Council para maiwasan na rin daw ang mga kamote sa daan at mga minor de edad na driver. Noong 2023 kasi, nakapagdala ang LTFRB ng 556 crash incidents na kinasasangkutan ng e-trike sa Metro Manila. Nagresulta ito ng 281 property damages, 273 minor injuries at 2 fatal injuries. Nangunguna ang Quezon City sa listahan na may 96 na kaso. Sa Navotas naman, isa lang ang naitala. Nauna nang nagmungkahi ang LTO ng mandatory registration ng e-trikes. Ang mga rehistrado lang ang papayagang gumamit ng public roads. Pero ngayon, mismong mga Metro Manila mayors na ang nagpasa ng resolusyon at hindi na pwedeng ipagamit sa mga e-trike ang public roads. Ang primary concern po natin dito ay safety ng lahat. Hindi lamang po yung gumagamit ng e-bike, pati na rin po yung ibang sasakyan. May solusyon naman daw para maiwasang ma-impound ang e-trike. Kailangan lang kumuha ng driver's license sa LTO. Para ticket lang ang bibigay ng MMDA. 2.5 ang presyo kapag walang lisensya plus bayad pa sa impounding. Kaya mga tulad ni Aling Gina, masakit ngayon ang ulo. Yun ang patakaran nila. Wala naman tayo magagawa. Bukod sa lisensya, posible rin daw ang registration sa mga e-trike. Ang LTO naman maglalabas pa ng guidelines. Baka raw tanggalin na rin ang maximum speed limit na pinagbibigyan. Habang naghihintay, isa sa publiko na ng MMDA ang resolusyon. Matapos ang 15 araw, sisimulan na ang panguhuli. This early, ina-address natin, hindi na natin hinihintay na lumaki pa or lumobo yung figures ng accidents. Hindi naman daw ito anti-poor, sabi ng MMDA, para daw ito sa kaligtasan ng lahat ng mga motorista, dahil na rin sa kawalang ingat ng iba. Benji Durango, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.